Ganda umaga sa inyo lahat. Kung bago ka lang dito, hi, kamusta? At kung matagal ka na, hi, kamusta? Mahilig akong mag-earphones. Siguro may kanya-kanya tayong dahilan sa paggamit ito. Pero para sa akin, hindi sapat yung tunog na nilalabas ng speaker ng phone ko. Napakahalaga sa akin na makuha ko yung optimal results nitong content na to. Kapag maingay yung nasa labas, hindi ko marinig yung pinapanood o pinapakinggan ko sa phone. Kaya ngayon, huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin ang review. So, nung May, naghahanap ako ng matinong Bluetooth earbuds at ito yung nahanap ko. Nareceive ko to nung May 31, so isang buwan ko na to ginagamit. Galing sa Shopee with my own money, so hindi sponsor. Pero kahit hindi, proud akong sabihin na worth it tong bilhin. Sa review na to, meron akong limang ipo-point out na different aspects ng earbuds para maipakita yung strengths and weaknesses nitong product na meron ako ngayon. Hindi ako magiging technical with numbers dahil minsan, iba yung specs sa mismong na-experience mo at mahalaga sa akin yung experience. So pag-uusapan natin yung una, build, next, sound quality, microphone, battery life, at yung huli, yung overall experience na meron ako dito sa earbuds na to. So simulan natin sa build. Mahilig ako sa design na super simple and minimal. Ayoko ng earbuds na pag sinuot mo, parang sinisigaw niya yung name o logo ng brand. Kaya nagustuhan ko tong Halo GT1 Pro dahil napakasimple lang niya, hindi flashy at hindi masyado malaki. Nga pala, kahit gaano karaming beses mo ito hawakan, hindi siya magpapakita ng fingerprint smudges dahil matte ang finish niya, which is bonus para sa akin. Maganda yung shape niya, magaan kaya komportable kapag sinuot. Actually, hindi nakakalito kung saan tenga mo ilalagay earbuds kahit nagmamadali ka dahil meron siyang indicator doon sa loob ng case kung pang left o right ba tong earbud. Komportable siya sa tenga at kahit gamitin mo to pang workout o kahit anong activity, basta tama ang pagsuot, hindi mo kailangan mag-alala kung mahuhulog ba to o luluwag dahil tama lang ang size niya. Doon meron ding iba't ibang size ng ear tips na kasama sa loob ng box, so huwag ka mag-alala kapag feeling mo sobrang liit ang tenga mo para dito o masyadong malaki. Take note lang din kapag gagamitin mo to habang nakinga, make sure na malambot yung una na meron ka dahil makifeel mo na parang masisira mo yung earbuds dahil nadadaganan mo. Pero don't worry ah, ginagamit ko to sa pagtulog at so far, maayos pa rin siya at hindi siya mukhang madaling masira. Isang buwan ko na to ginagamit pero wala pa rin siyang visible marks and scratches. Of course naman, meron to kahit papaano given sa price na meron siya at lahat naman ng bagay ay eventually nasisira. Pero sa paningin ko, mukha pa rin siyang bago. Madaling dalhin kahit saan. Kasya to kahit sa mga maliliit na bulsa. Though, mas malaki ng onti ito kaysa sa regular na Halo GT1, yung hindi pro. Pero super worth it yung onting dagdag na size dahil may magandang effect siya sa battery na pag-uusapan natin mamaya. Next ay yung sa sound. In terms sa timpla ng tunog, maayos naman. Malinaw yung highs, nararamdaman mo yung bass. Mapifeel mo yung pump ng tunog, pero medyo kulang sa mids. Maririnig mo naman na malinaw yung singer sa kanta, yung drums at yung bass nandoon. Pero pag umingay na o dumami yung instruments na sa pinapakinggan mo, nawawala na yung separation. Like, parang nagahalo-halo silang lahat sa tenga. Konti lang naman. Kahit paano, mapapansin mo pa rin yung difference ng, for example, yung kick drum sa bass guitar, pero hindi ganun kadali. Pero di rin naman ganun kahirap. Very good pa rin at di ako nagre-reklamo doon. Dahil mura lang to at kung i-compare ko to sa ibang mga wireless earbuds na ka-level nito sa price, para sa akin, isa pa rin to sa, let's say, top 3. Part din ng sound ay yung latency nito sa videos and gaming. Para sa mga hindi nakakasubok pa ng mga wireless earbuds, expect nyo po na may latency to, yung delay ng sound, yung naririnig mo sa content na kinukusyon mo sa device, yung nakikita mo, na kung saan nakakonect to via Bluetooth. So in terms of latency, mas mababa siya sa ibang competitor nyo, which is good. Kung manonood ka ng video o movie dito, may mapapansin ka na napaka-unti lang na delay. Pero pagdating sa games, dito ka maiinis dahil pwedeng namatay ka na sa laro. Late mo lang maririnig. Though di naman ganun ka-OA at meron tong extra feature na kung tawagin game mode, na kapag tinap mo yung right earbud 3 times, magsiswitch siya dito sa mode na to. Magmumukhang sabay na yung audio ng earbuds pag ginamit mo sa panonood at mababawasan na yung delay sa paglalaro. Mapapansin mo, pero di na nakakainis. Though may napansin akong sacrifice dito sa mode na to, pag yung game mode naka-off, kahit iwan mo yung phone kahit saan sa bahay, hindi ka mag-alala na baka maputol yung music kapag malayo ka na dahil malayo ang range nito. Pero pag inon mo naman yung mode, medyo may layo pa rin naman. Mababawasan lang yung range. Replacement siya para sa lower latency na makuha mo. Which is better experience sa panonood at paglalaro.
Para sa akin, okay lang to. Dahil di naman ako maglalaro sa phone ng malayo. Kasi hawak ko yung phone ko pag naglalaro. So, okay lang siya sa akin. Pag makikinig ako ng music, podcast, documentaries, naka-off to. At pag manonood o maglalaro ako, i-on ko na lang to. Tatlong tap lang. Mabilis lang. Pagdating naman sa mic, ginamit ko to pang calls. Hindi ko inaasahan, pero malinaw. Usually kasi sa ganitong presyo, medyo muffled. Parang nasa loob ng damit yung mic tapos magsasalita ka. Pero dito sa Halo GT1 Pro, medyo two steps above lang doon. Hindi malayo yung difference, pero mas acceptable at maiintindihan ka ng kausap mo sa kabila. Second to the last, battery life. Na-search ko sa experience ng iba about sa battery life ng mismong earbuds, mga 3 hours or minsan 4. Iba-iba tayo natatanggap dahil iba-iba tayo ng klase ng paggamit. Pero para sa akin, ang masasabi ko lang, hindi ako kailanman sa isang buwan na paggamit napitin itong GT1 Pro sa pakikinig ng music, panonood, at paglalaro. Dahil pag di ko na ito ginagamit, saan ko ilalagay? Sa charging case. Kapag tinawag ako para utusan dito sa bahay, saan ko ito ilalagay? Sa charging case. Kapag may kailangan akong kausapin dito sa bahay, saan ko ito ilalagay? Sa charging case. Kaya no worries ako all the time dahil tuwing gagamitin ko to, palagi siyang full charge. E paano naman yung case niya? Gaano katagal? Base sa paggamit ko sa loob ng isang buwan, na-charge ko pa lang to ng 2 beses. Siguro pag sa'yo, pwedeng maging isahan lang o mas intense ka sa paggamit, 3. Pero wala kang i-worry dito. Yun ang sagot ko. At ang huli naman ay ang experience. Right out of the box, paano ko to ma-prepare? Buksan mo lang yung case at may sticker sa contact point ng pag-charge ng 2 earbuds. Tanggalin mo yon at para ma-on, balik mo ulit siya sa charging case. Pag umilaw na, pwede mo na ulit kunin kahit ano sa kanilang dalawa, kahit sabay. At automatic, ready to pair na siya. Now, sa una mo lang ito gagawin. Sa araw-araw, basta nakabukas yung Bluetooth ng phone mo, kunin mo lang yung earbuds sa case, diretso mo sa tenga, automatic connected na. Sa controls naman, one tap either side ay play or pause. 2 taps sa kaliwa, previous song. Sa kanan, next song. Triple tap sa kaliwa, Google Assistant kung sa Android ka, at Siri para sa iPhone users. Triple tap naman sa kanan para sa toggle ng game mode. Sa una, namimiss ko yung pag-tap kasi dapat sa gitna dahil medyo maliit yung sensor. Which is good din to prevent accidental touches. Pero pag tumagal na yung paggamit mode nito, madali na lang. Para sa akin, second nature na lang. Mabilis makabisado, madali nang gamitin. Tip ko pala para sa mabilis ng player pause. Dahil touch sensitive lang to, pwede mong i-swipe lang yung kamay mo sa tenga mo para i-player pause yung pinapakinggan mo at madedetect pa rin niya na single tap yun. Ginagawa ko to palagi kapag biglang may kakausap sa akin, hindi ko na kailangan hanapin yung gitna ng earbuds. Idadaan ko na lang yung kamay ko at 100% sure na mapopause ko yung music o video na pinapanood ko. So, worth it ba siya? For sure, merong iba dyan na maganda rin if not mas maganda pa dito sa GT1 Pro. Pero nagkataon na yung budget ko sumakto at ito yung nahanap kong product na matino yung sound, yung microphone, magandang experience, sobrang minimal aesthetic ng design at hindi mukhang mumurahin. Kaya kung gusto nyo ng safe buy, yung maraming boxes na si check, Halo GT1 Pro, hindi ka magsisisi dito. At yun lang. Kung umabot ka dito, maraming salamat. Kung may nakalimutan akong sabihin sa review, comment ka lang sa baba at magre-reply ako. Kung nagustuhan mo itong video, like ka lang. Pag hindi, okay lang. Subscribe kayo at hit niyo yung bell para maging updated sa mga susunod na vids. Bye!